sumunod din dyan si Julia Marengo at saka si Gerald Anderson. Anong kone? Eh kasi di ba kuya, naling si Gerald kay Pia? Nagkaroon nga ba, Nay? Doon sa issue na kasal na si Aiko sa kanyang boyfriend na si Congressman Jay Kung Hu. Yung totoo, okay. Mama Ogie, hindi po ikaw yan. Huwag ka po magtampo sa amin. Tinakasan din dyan yung mga reporter. Ay! Iniwasan niya talaga yung mga press. Oh, hirap ako, kumpara. Mahirap ako pag-close. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mahalin. Ito po si Mama Loy! Papa o si Diaz, ano pa nga ba? Ang lagi ninyong hinihilig sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Ang lakas ng ano? Ang sikrang dalang pasigan? Maabot sa atin ng alon, di ba? Nandito po kami sa Ohana Boracay Beach Resort. Yes! Dito nyo nasa likod namin, uh-huh. Meron po kami pugit at pugit. Ha? Pinandyan po sa likod yung ohana. Ah! Akala ko may seaweeds tayong kasama. Oh, anyway, ayan. Kami po ay narilito at kasama yung ibang mga kabarkada namin. Yes. Nandito po kami dito sa di ohana. Oh, yes, ng ABP, Nay, no? Yes, na-miss kasi namin itong lugar na ito. Oh, super! O, kaya dapat kayo, kung makakaisip kayo mag-Boracay, dito na kayo mag-stay sa Diohana. Yes! Kaya, Diyos ko, talaga marirelax kayo. At pampamilya rin ito, lalo na, no? At parang ayaw mo nang umalis sa lugar. Totoo! Kaya nandito na lahat sa Ohana. Eh, kasi naman 7.6 hectares to, no? Tapos 494 rooms. Yes, oh, ayan. So kahit magtigi-tigisa po kayong kwarto, kaya niya. Kaya bumisita lamang po kayo sa website nila sa ohana.com at may mga promo po sila doon. Napaki-check yes. na lang. Oh, at saka pwede po kayo magbayad napakadali even through gcash. Tumatanggap yes. po doon sa kanilang website. Correct. Apakabongga, di ba, Nay? Ayan, abatan diba? Nila yung kanilang promo. Okay? Yes. Masarap-sarap talaga ng beach life. Oh. Naalala ko tuloy, Nay! Oh. Kita mo nga naman, kasal na pala itong si Pia Wurtzbach. Hindi tayo na-inform. Oo? Oh. Oo! Oh. Actually, kaya nga hindi ako nakarating doon sa kasal nila. No? Dahil andito nga tayo sa Boracay. Hindi, Nay! Nung March pa sila kinasal. March 24. Ilusinado. Oh, March 24. Ngayon lang, no? In-announce. Oh, diba? Kinasal sila sa Seychelles, East Africa. Oh! Tapos parang silang dalawa lang walang bisita. Oo! Na, pwede pala yon. Silang dalawa sa kayo, pastor lang. Oo! Oh my God. Pero, diba napaka-secret? Ah, Diyos ko naman nakakaloka naman kung lahat andyan ang bisita pero wala kayo mismo ikakasal. Ha? Iba naman yun. Kaya nga, o di okay na yan ganyan. Diba? Baka ano na yung choice nila yon na silang dalawa lamang. Oh. Dahil hindi naman sila mga minor de edad. Oo nga. Oo, diba? Nasa legal na edad na sila at hayaan natin sila, masaya sila ng ganon. Kasi kung sa iba yan, diba? Siyempre, pangmalakihan at pangmalawak ang kasalan yung magagalak yes. kasi tayo ng mga regalo ng mga nilalap ng mga bisita. Pero siguro na yung tingin mo, magkakaroon kaya sila din ng parang ceremony or kahit yung reception na lang together with their friends here Malay in the Philippines. Mo na, oo, Diyos ko na, hindi naman imposible yun, Loy, no? Kasi ang dami nilang kaibigan eh. Oo, lalo na parang na-miss ng mga kaibigan nila yung moment na pinakamasaya si Pia. Hoy, sobrang ayun ang saya-saya nila. Oo nga, di ba? O, ayan. Pag kinasal ka ba, Mrena, gusto mo ganyan din? Kayo lang sa isla? Kala ko. Hindi. Kala ko yung ano. Then? Pag kinasal ka ba, gusto mo ba kamukha ka si Pia? Ang mahiras, mahiras. Oo nga, Mrena, pag mabibigyan ka ba ng pagkakataon na magpapakasal kayo ni Junelle? Oh. Siyempre, Mama, eh, gusto ko yung andyan yung mga importanteng tao sa buhay namin. Ah. Na dapat magaling na rin ang sipon mo. Akala ko matibay na rin yung kapit ng kabibe. Oh, ayan, ha? Yes, congratulations and best wishes. Mr. and Mrs. Jouncy or Houncy, di ba? Yeah, gwapo din ang jowa. Napapasana all nga lahat, di ba? Kung ganyan naman ka lahat ng gwapong papakasalan, papakasal ka na kahit sa ang panig ng mundo. Naman. Di ba? Ang yum-yum. Ang yum-yum!
Yami naman talaga yun, ano. Talaga na yun, napapasala ulit, no? Oo. Ay, naku, Kuya Mamaloy. Oo. Baka mamaya, sumunod niya si Julia Barreto at saka si ano, ha, Gerald Anderson. Ha? Hmm. Ah, pwede rin posible yung mangyari, pero anong kone? Oo. Eh, kasi diba, Kuya, naling si Gerald kay Pia? Oo. Yung ginagawa nila, Kuya, yung ano, My Perfect You. Ay? Yung mga ma-perfect. Hoy, hindi sila naging sila! Layo naman, Rena. Oo. Na-chismis yun dati. Siguro part ng pagpo-promote ng pelikula yun. Pero part nga lang ba ng pagpo-promote, Nay? Hayaan mo ng part lang yun. Kinasal na si Pia. Ikaw naman. Maging happy na lang tayo for Pia and Jeremy. Ito yes! Alam mo, those were the days. Huh? That the Lord has made. We will rejoice. And be glad. Oh. Basta happy time for Pia and Terry. Yes! So again, congratulations and best wishes. Ayan. Mm-hmm. Hoy, pero Naya, speaking of kasal, hindi mamatay-matay itong issue na to. Ano? Kung kasal na nga ba talaga si Aiko Melendez at saka si Congressman J. Kong-hun. Oh, bilang manager at close friend. Oh. Totoo ba, Nay? Kasi sinabi na ni Ms. Aiko na hindi. Ayaw maniwala ng iba. Oo. Hindi. Never nagsisinungaling sa akin si Aiko. Hmm. Doon sa issue na kasal na si Aiko sa kanyang boyfriend na si Congressman J. Kong-hun. Hmm. Yung totoo, hindi totoo. Ah. Hindi totoo kasi hindi pwedeng magsinungaling sa akin si Aiko. Hmm. Yan ang usapan namin. Hmm. Kaya na mali ka pa ng landas or tamang desisyon mo sa buhay, kailangan malaman ko. Hmm. Kasi, siyempre, at the end of the day, magkakampi kami. Oo nga. Diba? Pero walang sinasabi sa akin si Aiko. Pero, kung magkakaroon man ng kaganapan mo, hindi na ako dapat ma-shock. Oo nga. Siyempre, Diyos ko, nasa edad na si Aiko. Hmm. Oo, eh siya naman, ano eh, parang ideal girl eh. Marrying type naman si Aiko. Kaya lang, siyempre, siya din yung ano, parang medyo na liligis yung kanyang kasiyahan. Dahil alam naman natin, di ba, sa mga nagdaan niyang relasyon, lahat, dalawa yun, pinakasalan niya. Ay! Oo, di ba? Eh, it comes in threes. Alam mo. Ay! Kuya, meron ka sa puno? Gaga, hindi puno. Nangyayari ng tatlo, hindi threes. Gaya nga ng sabi niya, Nay, nasusulat yan, no? Sabi niya. Sabi niya? Hindi ako ma-arte katulad ng iba na may privacy, eme. Yung tungkol pag kinasal siya na hindi sasabihin. Oh! Ay! Mama Loy! Oh. Pinariringgan niya dyan si Pia. Kasi kinasal siya noong March 24. Ay! Kakanti naman. Ano naman, generally speaking naman yung kaya. Ito, matulang ka si Aiko. Nakakaloka ka, Brenda, ha? At saka sabi ni Miss Aiko, Nay, kung ikakasal daw siya, ilalantad niya sa buong mundo kasi proud siya. At saka meron na nga doon siya mga possible na mga ninongs at ninangs. Oh. At isa si Ogie Diaz din sa possible ninong. Ano masasabi mo dyan? Diyos ko. Ano? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nag-aanak sa kasal, nag-aanak ako sa binyag. Ah! Oo. Ewan ko, hanggang ngayon hindi ako nagninginong sa kasal. Bakit? Wala kang pakialam. Ha? Yung iba kasi, di ba, ayaw na namang ninong sa kasal dahil piling lang matanda na sila pag nagninong sa kasal. So, ikaw, ano yung reason mo ba tayo magninong sa kasal? Kasi, mas feeling ko tumatanda ako lalo. Ah, ganun din. At saka ayoko nagbabaro man ako. Actually, mas yun eh. Diba? Ayaw niya lang formal wear. Ayoko. Kaya kailangan pag kukunin mo sinari na ninong, beach wedding, gano'n, yung short sleeves lang. Oo. Pero hindi, basta hindi ako nag-aanak sa kasal. Kasi pag once nag-aanak ako sa kasal, magtatampo yung iba ng mga tinanggihan ko. Although kahit tinanggihan ko sila, inaanak ko naman yung mga anak nila sa binyo. Oh. Diba? Nay, paano pag si Mrena kinasal? Kukunin ka ninong, papayag ka. Ihiwalay din yan. Ha? Di ba makakiyasal? Pinagina, paano na si Junelle? Oh. Hindi, pag kinasal sila, edi, makasal kayo na umaawat ba sa inyo? Kung nakukunin ka nga namin ninong. Hoy, yun pala eh.
Lena, a-attend ako. Oh, pero hindi ako mag-nininom sa kasal. Ay. Oo, patukan pa kita. Kuya! Pero kuya, yung pakikin mo, panginom. Ay, oo. Ay, oo. Ikaw pa, Mrena. Yes. Wow! Gusto, diba? Mukha kang regalo eh. Ay, pwede nang mail ka ng hal. Ay, nai, taga. Speaking of ninong. Sinabi ni Sander Ford, hindi daw ikaw yung pinaparinggan niya na ninong na hindi umaten. Alam ko naman na hindi ako yung kinutukoy niya. Eh, kayo ka naman kasi, no? Kaya naman ako nag-react kasi kayo ni Jex, eh. Eh kasi... Hindi yung akong pinariringan niya. Eh kasi alam namin na nagpresenta ka ninong, tapos hindi ka pumunta. Pero hindi ako nangako na pupunta kay Sander. Ah. Pero nakakatuwa dahil na-receive naman ni Sander yung aking pakintim. Ah. Nag-thank you naman siya at nagpaliwanag siya. Oh, ano sabi niya? Sabi niya. Ay, pahina! Johnny na naman to. Sabi ni Sander? Mama Ogie, hindi po ikaw yan. Isang a little bit friend. Why? Little bit friend? Sabi a little bit friend na medyo kilala sa Sokmed. Ang nagsasalita against sa akin at nadamay pang anak ko. Pero siya rin yung taong nagpresenta na siya na lang daw ang ninong dahil kung hindi, magtatampo daw siya. Ah. Tapos ang ako pa sa amin na sasagutin pa raw niya ang kalahati ng handaan. Ay. Hindi ako umasa doon kahit sa presensya na lang sana. Kaso, at the end of the day, ayun, nagkalit keso, nag-post ako at nag-trending. Expression ko lang naman yun na totoo na talagang nasaktan ako. Kaya huwag ka po magtampo sa amin at sa inaanak mo. Naintindihan namin po, madami rin hindi nakapunta. At lahat naman ng tao may dahilan, kaya okay lang. So, ayan. Pati maganda naman pala. Nagbigay ba siya ng clue kung sino yung sasagot ng kalahati ng binyag, Nay? Hindi na, taga-sokmen kang. So, vlogger siguro ito. Ay? Oo. Yun naman ang ayaw ko din. Yung nangangako pero hindi tutupa rin. Hindi ako nangako kay Sander. Kasi just ako mismo, hindi ako mapagkakatulog niyan. Pag nangako ako tapos hindi ko tinupad. Unless nakalimutan ko. Oo. Talaga. So, at least, anong lesson learned na yan kay Sander, no? Na huwag aasa. Pwedeng kunin at sa ibang pagkakataon, magkikita rin naman ang magninong. Yung anak mo at saka yung ninong. Pero huwag kang magagalit sa mga kinukuha mo. Dahil yung pag na kinuha mo sila, hindi mo ititest o iti-challenge sila kung makakarating. Ang importante, nandyan sila, hindi nila i-deny na sila yung ninong. At magsisilbi silang pangalawang magulang din sa anak mo, di ba? Diyos ko, basta love ko yung inaanak ko. Wow. At hindi na ikaw, Sandra, yung inaanak ko na lang. Ha? Ay, so, kuya, hindi mo mahal si Sander? Wow, nang-intriga ko naman. Ano lang nga yun, Brenda? Basta love ko yun si Sander, tsaka yung aking inaanak ko. Kasi kumare, ha? Wow! Lagi kayo mag-iingat at huwag na kayong masaktan. At intindihin nyo na lamang kung hindi nakapunta at hindi rin tinupad nung tinutukoy yung taga-Sokmed yung kalahati ng handaan. Okay. Yes! Basta si nanay, legit kumpare ninyo, yes. Di ba? Oh, yun na yun, ha? Ay! Teka, nanay, speaking of kumpare. Si kumpare ng dyan, Estrada mo. Bakit? Hindi pa rin tinatantanan ng issue tungkol dun sa mga problemang marital. Oo nga, dun sa nakaraang presko ng Batang Quiapo. Ano nga? Ganon. Dun nga sa recently concluded presko. Ng Batang Quiapo. Ayun nga, tinakasan ni Jan yung mga reporter. Ay, bakit? Siyempre, ang tanong kay Jan Estrada, okay ba sila ni Pesina? Siyempre, hot issue ngayon si Jan. Pero with flying colors, nalampasan ito ni Jan. Oo, iniwasan niya talaga yung mga press na uriratin pa yung tungkol doon sa relasyon nila ni Pesina. Wala raw silang problema ni Pesina. Okay naman ang pinaka-cheese ng kwento niya. Pero ito na nga, Loy, hindi naman yung issue ngayon. Hindi ko alam kung bakit pinayagan ni Jan Estrada yung isang Eksena doon sa Batang Quiapo. Ay! Yung tinatanong ng mga fans kung may pagkakahawik sa tunay na buhay yung isang Eksena sa ang Batang Quiapo. Ay! Napanood ko yun, Nay! Yung yung bed scene ni Mercedes Cabral tsaka ni Papa John. Oo. At tapos nung gumising siya na umaga, naka-boxer shorts lang siya. Oo.
Hapit na hapit! Oo. Mama Loy, bukol ka bukol? Hoy! Gaga! Oo! Ay! Oo! Ito ko na pala yung Eksena na yun. Ano ba yun? So, ito na nga. Yan na nga ang mga marites. Talagang nakikiusyoso sila ko. Ano ba yun? Ano yan? Hango sa tunay na buhay? Ay! Oh, eto nga, yan kumalat yung meme. Mukha nito yung Lion Bear TV. Yung Eksena kasi, dinalaw nila ni Alan Paoli si John Estrada, si Record, na nasuspinde. So, nandun sila, wala si Cherry Pie. So, dahil sa merienda, nagpabili ng merienda sila. So, naiwan silang dalawa ni John Estrada. Habang si Alan Paoli, pumunta ng tindahan. Ito na. Ito yung gist ng kanilang usapan. Gusto lang kitang kumustahin. Saka gusto ko sana pag-usapan yung nangyari kagabi. Yung tinutukoy mo nga. Sabi ni John Estrada, Lena, wala tayong dapat pag-usapan. Isang beses lang yun. Isang pagkakamali. Pamilyado akong tao. Malungkot lang ako noon. May asawa ako. Layuan mo ako. Rigor, gusto kita, hindi kita agawin sa asawa mo. Ang sa akin lang, kapag kailangan mo ng may hingahan at makakausap, nandito ako. Ay! Bakit parang magkakabosit sila? Ako lang nabasa ko lang yung nakasulat. Ito naman. Kala ko kasi kuya, bakla na rin si Janet. Hoy, sino bakla? Ha? Bakit kita sa mukha? Ha? Ayun, kaya tinatanong ng mga netizen, true to life daw ba yun? Hi! At talaga raw bang sinadya yun? Hi! Para maging viral. Hindi naman siguro. Yung isang eksena na yun, na nag-viral niya. Pero alam mo na, nag-viral siya kasi nga, sabi ng mga iba, ang yummy pa din daw ni ano, ni John Estrada. Di ba? Pero dinig na dinig kong ubo ni Mrena. Ay, pinaawat niya. Kaya ka inuubo. Ano ka nga naman pagkangalan, hindi. Narinig ko pa rin. Kaya ka inuubo, babe ka ng babe. Ay, ayun na nga. Mamatay? Oh. Sabi ko sa'yo. Tigilan mo na kasi kabe babe mo. Oo nga. Kaloka. Kakaliit-liit na nga ng baga mo, paliliitin mo pala. So anyway, ayun na nga. So, yung tinatanong ng mga netizen, kung okay lang ba kay John Estrada. Alam mo, eksena lang yun eh, para mapanood natin yon. At para effectively maibuga ni John Estrada yung dialogue na yun. At naniwala tayo. Yun na yun. Correct. Diba? At saka aktor yan, ano? Siyempre, isa sa script yan. Kaya nga yun, binigyan niya ng eksena si Media. Diba? Very effectively na-portray ng maayos ni John Estrada. Yes. Congratulations. Kasi nga, kuya, nangyari sa totoong buhay. Mapagbintang to si Morena. Wala nga. Ikaw talaga bintang ka ng bintang. Pero nangyari nga ba sa totoong buhay, Nay? Naku. Ang init-init mo nang dito. Hindi, joke ko. Kasi nga ilaw mainit. Oo. Pero kuya, babae din ako ah. Babae pala siya? Tapit ko lang nalaman ito pa. Ay, nakakaloka. Alam, ito po ang... ito magiging thumbnail po na. Babae pala si Mrena. Ano nga, Mrena? Iba yung sinasabi ng English ng mga babae, kuya. Sandali. Medyo iba yung word na narinig ko. Intuition. Ano yung pa-intuition ka pa, ha? Hindi, kuya. Alam yung intuition, kuya? Alam yung intuition? Ikaw nagsabi yan. Ano ba intuition? Hindi nga, kuya. Kaya ako nga tinatanong. Alam mo po ba yun? Kaya, nga, ikaw nagsabi nga yan. Kaya sagutin mo ko. Alam mo ba ko anong meaning na intuition? Hindi nga, kuya. Kaya ako nga tinatanong kayo. Kasi hindi ko nga alam. Alam mo, kauubo mo dyan, ha? Baka mahulog! Nakakaloka ka, Mrena. O anyway, iba talaga yung intuition ng babae. Pero siyempre, salita nila ni John yun na maayos sila. O di, hangarin na lang natin na maayos nga sila. Oo. Diba? Hirap pa kumpara. Parang may effort sa'yo yung ano segment na yun, Nay. Mahirap pa. Close?
Nakakaloka. Ay, nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, habang init-init si Nanay. Yung mga manonood po namin dyan na hindi po namin subscriber, sana po mag-subscribe na po kayo dahil napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po kami yung episode yun at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Na meron kami latest update at siyempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy! M-A-M-A-L-O-I! Nandiyan pa rin po yung vlog ko with Mayor Tonton Bustos yes. ng Masantol, Pampanga. Yan! Napakasaya po namin dyan. Mayor, ayan. Yes! Dinalaw po namin siya. In-invite namin yung sarili namin. Di ba, Nay? Pak, diba? Diba? At syempre, thank you very much, Dr. Haya Pakis of Victoria Skin for my skincare and Dr. JC Solis of Gorgeous Smile para sa aming gorgeous na mga ngiti. Diba? Diba? Dr. JC Solis. At ikaw naman, Rena, nalihin na umuubo. Pero yun na din yung namin. Hello, mga ka-update! Oh. Subscribe naman po ng aking YouTube channel at mara po, M-R-E-N-A. Yes! And your Dr. RJ Rematrike at saka ka Ideal Vision. Yes! At syempre, advisen mo rin sila, Marena, na huwag na kayo mag-bebe. Mm. Oh, yes! At saka ano, sige, kaya mo. Sabihin sa kanila, kuya namin, huwag na sila mag-bebe. Ah! Okay. Kapag nakita ka sa mag-bebe, tandaan mo yan, ah, susungal-ngalin ka. Tatapo ni nanay sa dagat yung babe. Oo. Yung siya naman yung nainita. Ako, syempre pa, Ogie Des Inspires naman po. Yes. At dyan po pa rin ang panayam natin sa isang butihing mayor ng Lucena City, si Mayor Mark Alcala, na isa pa rin anak-anakan at ngayon ay napaka-brainy. Yan ang dapat manahin ng mga politiko, no? Lalo na ng mga mayor. Ayan! Wow. At syempre pa, oy ha, ngayong araw na po, Monday, 8 p.m. ang KSS. Kung sakasakali, wow! Sa Pai Channel lamang po yan. At syempre, mapapanood din sa Pai Channel YouTube. Wow! Ayan, at syempre, sina Gino at Kiara naman ang aking bisita dyan. Ayan. Kasi kung sakasakali, Loy, what if, yan, ng bayan, kunwari mag-jowa kayo. Ayan, gagawin namin yan everyday. So, Mondays through Fridays, 8 p.m. po yan. Ayan, ha? At syempre pa, meron din po kaming OGDS Showbiz Update na Facebook, yung fanpage po, Spotify, tsaka podcast. Ayan, ha? Subaybayan din po nyo kami dyan kung hindi nyo kami mapapanood sa YouTube. Yes. Ayan, at syempre pa, sa Music Museum, June 23 po, ang ichika mo na Dali Live! Ang RCC Stocking Solutions USA ni Romer Gutierrez Jasso. Ayan ha. Siyempre kami po yun. Kami po ay kumakatok sa inyo para supportan ito. Kasi po, dalawang foundations po ang makikinabang ng kikitain ito. Correct. Ang Kasusu Foundation, yung po mga almost 500 cancer patients po sa breast ang amin pong itinataguyod. Tsaka rin po yung dugong alay, dugong buhay, na namibigay naman din po kami ng libreng dugo. Yes. Walang bayan. Ganun. Yes. Sa mga nangangailangan. Yes. For ticket purchase and inquiries po, ayan po yung mga numbers below. Ayan. Kontakin nyo lang po si Ranjo. Very excited na po kami. Siyempre, andyan po si Eric Santos, si Yeng Constantino, saka si Kian Cipriano. Bilang mga guests, namin. Maraming salamat. Kakaaliw po ang palabas na ito. Yung hindi po ninyo napapanood dito, doon nyo po mapapanood. Ayan. Ay, my gosh! It's a day po, ha? June 23, Friday, 8 p.m. po, Music Museum. Yes! At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papawas ni OGB at lalo niyo sasabi. At ipapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing! Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ay! Kimchi ka mo na! Dali! Oy, sigurado!
siguro naman, Nay, pwede na mag-knock-knock si Mariela ngayon. Kalimutan mo na yung ano, nakaraan. Oo nga. Hindi, kuya. Meron ako ngayon baon. Ha? Nalimutan mo na talaga. Oo. Yes, kuya. Okay. So, ano yun? Nalimutan ko na yun. Okay. Anong knock-knock? Ay, hindi na siya makaramay. Hoy! Anong knock-knock mo? Knock-knock. Who's there? Siyempre, kuya. Saan ba tayo ngayon? Ohana? Ohana! Ohana ho! Sigaw mo sa hangin, sumindig at magsilbing. Ikaw ang ohana sa dilim. Pwede! Bitch!